ako hindi ko na-feel yung gap. I still try to be the kuya na will guide them, yung mas bata kong kapatid. Pero also in a way na yung they can hang out with me. Hindi ako yung strict na kuya, basically. That's a good thing. Wow. Tinan mo, idol ka ni Arkin. Baka kaya. Oh. Ayan. Yes. Pero ano, sweet ka ba or bully siyang kuya, Arkin? Hindi siya yung ano eh. Hindi siya yung sweet na kuya. Parang, nung dati, medyo naiinis nga lang siya sa akin. So, medyo makulit kasi ako dati. Pero ngayon, nag-hangout lang. Parang mga sweet moments. Hang-out lang. Oh, kasi... Walang hug-hug. Ang awkward naman sa mga boys na sweet kayo na sweet moments. I think in words... May mga ibang brothers kasi na comfortable sila maging sweet together. Eh, sa amin kasi parang hindi naman kailangan since nafe-feel namin yung... Yun yung parang... Yung pag-show namin siguro ng love. Yung pakikisama namin as a family. Kasi hindi... I don't know, parang... Hindi rin naman nata normal sa families na kapag tumanda na super close pa din. Pero sa amin talaga, minake sure ng parents namin ni Arkin na kahit na tumanda na kami, kahit na malaki na kami, we're still closely knit kaming magkakapatid. And I think yun yung pag-show namin ng love for each other. So pag nagkikita kayo sa daan, bro, ganun-ganun kayo? Or, ganun topic lang, bro. For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.